Masarap sa pakiramdam kapag ang partner natin ay merong pakialam sa atin. Yung binibigyan niya tayo ng advice sa kung ano ang makakabuti sa atin, lalo na at nakikita mo na nakakabuti sa iyo bilang isang individual ang mga sinasabi niya sa iyo. Ngunit hanggang saan nga ba dapat makialam ang partner mo sa mga desisyon mo sa buhay? Kailan mo masasabi na sobra na ang pagkontrol niya sa buhay mo? Dear Papa Dudut, halos lahat ng love story ay nagsisimula sa masaya at ilan lang ang natatapos ng masaya pa rin. Magandang araw sa iyo Papa Dudut, ako nga pala si Krissa at gusto kong i-share sa inyo ang aking kwento ng pag-ibig. 26 years old na ako at ngayon ay nag-resign na ako sa aking trabaho pero naghahanap ulit ng bago. Dati akong isang cashier sa isang convenience store. High school lang ang natapos ko nang dahil sa hindi na ako kayang pag-arali ng mga magulang ko hanggang sa kolehiyo. Upang kahit papaano ay makabawas sa hirap nila. Dahil marami pa akong mga kapatid na maliliit ay nag-decide akong maging independent at magtrabaho na. Pero kahit nakahiwalay na ako sa pamilya ko ay hindi ko sila kinalimutan. Tumutulong pa rin ako sa kanila dahil yon lamang ang alam kong paraan para makabawi sa lahat ng ginawa ng magulang ko sa akin. Malaking bagay na rin kasi sa kagaya kong mula sa mahirap na pamilya ang makatapos kahit high school lamang. Hindi ko sinisisi ang magulang ko kung bakit hanggang high school lamang ako papadudot. Nakita ko rin kasi ang lagay ng pamilya namin at alam ko na kung kaya nila ay papatapusin nila ako hanggang kolehiyo. Habang nagtatrabaho ako ay sinisikap kong mag-ipon ng pera para meron akong pang-enroll. Pangarap ko kasi ang maging elementary teacher. Kaya lang ay nagagastos ko rin yung iniipon kong pera kapag nagkakaroon ng emergency sa amin. Kagaya ng biglang pagkakasakit ng isa sa mga kapatid ko o kaya ay wala na silang panggastos. Labandera ang nanay ko at si tatay ay pa-extra-extra sa mga construction. Pagtungtong ko sa edad na 18 ay doon na ako sumabak sa trabahong may minimum na sahod. Kaya kahit papaano ay tumaas ng kaunti ang aking kinita. Nagtrabaho ako sa fast food supermarket at kahit sa call center. Nagkaroon din ako ng mga boyfriend pero lahat sila ay hindi nagtagal. Medyo selosa kasi talaga ako, Papa Dudut. Yun ang palaging dahilan nila kung bakit nila ako hinihiwalayan. Tatlo sila na naging kasintahan ko at pare-parehas na hindi nila kinaya ang pagiging selosa ko. Kaya nangako ako sa aking sarili na hindi muna ako papasok sa isang relasyon hanggang hindi ko naaalis ang ugali kong yon. Dapat ay matured na ako bago ako makapag-boyfriend ulit, Papa Dudut. 25 years old ako nang nakilala ko si Drew. 31 years old siya. Medyo malaki ang agwat ng edad niya sa akin. Isa siyang high school teacher sa pamamagitan ng isang kaibigan ko kaya kami nagkakilala. In-invite kasi ako ng kaibigan ko kasi birthday niya. Si Drew ay kaibigan ng boyfriend ng kapatid ng kaibigan ko. Naroon siya sa birthday party at dahil sa parehas kaming single ay kami ang tinukso sa isa't isa nang magkaroon ng inuman. Sabi nila, tukso-tukso lang pero nauwi sa totohanan. Ganon ang nangyari sa amin ni Drew. Pero crush ko na siya ng first time na nakita ko siya. Guwapo kasi siya at maganda ang smile. Tapos dagdag points pa na isa siyang guro. Pangarap kong maging ganon, Papa Dudut. Nagtanong ako sa kanya kung paano bang maging isang teacher. Ang sabi niya ay mahirap na masaya at very fulfilling. Nakakasira daw ng utak ang paggawa ng lesson plan ngunit masarap sa pakiramdam na nakapag-e-educate siya ng napakaraming kabataan. At ang bagay na yon ang hindi raw nababayaran ng salapi. Dahil sa mga sinabi ni Drew ay mas lalong tumindi ang kagustuhan kong maging isang teacher. Matapos ang birthday yan ay nangihinayang ako kasi hindi ko nalaman ang number ni Drew
o kahit ang full name niya para ma-add ko siya sa Facebook. Gusto ko kasi na magkaroon kami ng communication. Pero laking gulat ko nang siya ang mag-add sa akin. Ang sabi niya, inalam niya sa kaibigan ko ang buo kong pangalan. Naisip ko na interesado siya sa akin kaya niya yon ginawa, Papa Dudut. Inaya niya akong mamasyal sa mall at kumain na rin. Inamin ko na wala pa akong pera at baka po pwedeng sa ibang araw na lamang. Pero ang sabi niya ay libre niya kaya huwag akong mag-alala. Iba sa pandinig ko kapag libre kaya hindi na ako nagpabebe at pumayag na kagad ako. Nagkita kami sa isang mall at naglakad-lakad muna habang nag-uusap. Nang nakaramdam ng gutom ay nag-aya na siyang kumain sa isang samgyupsal restaurant niya ko dinala. Doon ko nalaman na independent din si Drew. Nang magtrabaho siya ay bumukod na siya. Hindi raw siya inuobliga na magbigay ng family niya dahil merong business ang parents niya at doon kumukuha ang mga ito ng panggastos. Buti ka pa. Ako kasi nagbibigay pa rin ako sa pamilya ko. Pero walang kaso yun sa akin. Masaya naman ako na nakakatulong sa kanila. Ang nakangiti kong sabi kay Drew. Ang bait mo palang anak. Ang sarap mo siguro maging girlfriend. Nakatawang sabi ni Drew. Hindi rin oh. Lahat nga na naging boyfriend ko ay hiniwalayan ako kasi sobrang silosa ko. Pero inalis ko na ang ugali kong yon kasi hindi siya nakakatulong sa isang relasyon. Nangako ako sa sarili ko na hindi na ako magiging ganon sa susunod kong boyfriend, sambit ko. Sa akin ay mas okay ang silosang girlfriend kasi ibig sabihin kapag nagsiselos ka, ay love mo talaga yung tao. Ayaw mo lang siyang mawala o maagaw ng iba, paliwanag niya. Natuwa ako at kahit papaano ay naintindihan niya ang pagiging selosa ko noon. Yun na rin ang naging meet siya para pag-usapan namin ang aming past love life. Nalaman ko na ilang failed relationship din ang pinagdaanan ni Drew. Yung last daw ay muntik na silang magpakasal. Nagpaplano na sila pero bigla na lang siyang iniwanan sa ere. Hindi niya alam kung bakit hindi na ito nagparamdam. Kaya ilang taon din siyang naghahanap ng sagot hanggang sa tuluyan na niyang tanggapin na kailanman ay hindi na niya malalaman kung bakit siya iniwanan. Nag-move on na lang siya at nag-focus sa pagiging guro. Inamin niya sa akin na may kakaiba siyang nararamdaman sa unang beses na pagkikita namin. Ako raw ang agad niyang nakita sa birthday party kahit marami ang tao na naroon. Kinilig ako ng gusto sa sinabi ni Drew, Papa Dudut. Para kasing sinasabi niya rin na may gusto siya sa akin. Nakakakilig kasi na mukhang parehas kami ng nararamdaman sa isa't isa. Nauwi sa ligawan ang lahat hanggang sa naging magkasintahan na kami ni Drew. Bukod sa pagiging boyfriend ay nagkaroon din ako ng katulong pagdating sa aking financial problem. Kapag napansin niya na namumroblema ako ng pambigay sa pamilya ko, ay nagbibigay siya ng kusa kahit na hindi ako humihingi. Nahihiya na nga ako kasi kahit ang renta ko sa boarding house ay siya na rin ang nagbayad. Kapag tumatangki ako ay nagagalit siya at sinasabi niya na obligasyon niya bilang boyfriend na siguraduhin na komportable ang aking buhay. Papa Dudut, hindi naman ako nakikipagrelasyon para merong magbigay sa akin ng pera. Pero nagpasalamat ako sa Diyos na tinulungan ako ni Drew. Siguro ay ganun talaga siya magpakita ng pagmamahal. O yung tinatawag nila na language of love ng isang tao. Sa part ko naman ay para makabawi ako kay Drew ay palagi akong pinaparamdam sa kanya na mahal ko siya. Inaasikaso ko siya kapag merong pagkakataon. Sinasabi ng iba na mga kaibigan ko na malalaman mong seryoso sa iyo ang isang lalaki kapag ipinapakilala ka nito sa family nito. At ginawa yun ni Drew, Papa Dudut. 2 months na kami magkasintahan nang dalhin niya ako sa bahay ng parents niya. Nakilala ko ang mami at daddy niya at 2 kapatid na babae na mas bata sa kanya. Lahat sila ay mababait at hindi ko nararamdaman na ayaw nila sa akin. Matapos namin na kumain ng dinner ay inihatid na ako ni Drew sa boarding house kung saan ako tumutuloy. First time niya na nakapunta doon. Napansin ko na naiiling siya kaya hindi ko napigilan na magtanong. Bakit ka naiiling dyan? Natatawa kong tanong.
Ngayon ko lang kasi nalaman na maliit lang itong tinutuluyan mo. Tapos eh, apat pa kayo sa isang kwarto. Hindi ko ma-imagine kung paano ka nakakakilos dito, ang sabi ni Drew. Matagal na ako dito kaya sanay na ako. Isa pa, mabait lahat ng mga kasama ko dito. Magkaka-close na nga kami eh, ang wika ko. Parang hindi ko natuloy kayang matulog sa kama ko. Tapos eh, alam ko na sa ganitong lugar ka natutulog, may lungkot niyang sambit, Papa Dudut. Drew, ayos lang naman ako rito. Komportable at safe naman ako sa lugar na ito at yun ang importante, paliwanag ko. Hindi natuwa si Drew nang nakita niya ang boarding house ko, Papa Dudut. Nagsuggest siya na doon na ako tumira sa bahay niya. Dalawa ang kwarto niya kaya kung ayaw ko raw na magkasama kami sa isang kwarto ay pwedeng ako roon sa isa. At least ay panatag ang utak niya na maganda ang tinutulugan ko at hindi kagaya ng boarding house na yon. Totoo na maliit ang kwarto sa boarding house na yon pero totoo rin na ayos lang sa akin na manirahan sa ganong lugar. Bukod sa sanay na ako ay yon ang kaya ng aking budget. Ayaw ko sana na magkasama kami ni Drew sa bahay niya kasi nahihiya na ako sa mga perang ibinibigay niya. Tapos ay patitirahin pa niya ako ng libre sa bahay niyang yon. Bukod doon ay natatakot din ako na mabuntis at syempre babae ako at lalaki siya. Magkasintahan kami at malakas ang tukso kapag ganon. Pero masyadong mapilit si Drew at isa pa nang sabihin kong huwag na ay sumama ang timpla ng mukha niya. Sumimangot siya at hindi ako inimika ng isang araw. Kung hindi ko pa siya kinausap at sinabi na payag na ako sa gusto niya ay hindi niya talaga ako kakausapin. Tuwang-tuwa si Drew nang pumayag ako. Kinakabahan man ako sa pagsasama namin sa bahay niya ay inisip ko na lamang ang positive side. Kagaya ng araw-araw na kaming magkikita. Mapagsisilbihan ko siya ng mas maayos at mababantayan namin ang isa't isa. Magiging parang pagpa-practice na rin namin yon sa buhay may asawa. Nang panahong kasing yon ay si Drew na ang nakikita kong lalaki na pakakasalan ko. Kagaya ng napag-usapan ay magkahiwalay kami ng kwarto ni Drew. Pareha sa second floor ang kwarto at kapag minsan ay tumatambay siya sa kwarto ko bago matulog. Kapag antok na siya ay saka siya nagpupunta sa kanyang kwarto. Kapag wala akong pasok ay maaga akong gumigising para ipaghanda siya ng almusal at sabay kaming kumakain. Hindi nangyari yung iniisip ko na palagi kami magkikita kasi paiba-iba ang shift ko sa aking trabaho bilang isang call center agent. Kahit si Drew ay hindi nagustuhan na nasa iisa kaming bahay pero bibihira naman kami kung magkita, Papa Dudut. Pakiramdam daw niya ay wala siyang kasama sa bahay. Nalulungkot siya na hindi nangyayari ang isa sa dahilan kung bakit niya ginustong magkasama kami. At yon na yung palagi sana kaming nagkikita at nagkakausap ng personal. Parang hindi rin daw ako nakatira sa bahay niya. Hanggang sa sinabi niya sa akin na mag-resign na ako sa trabaho ko, Papa Dudut. Maghanap daw ako ng trabaho na pwede kong gawin sa bahay para sa bahay lang ako at ako agad ang makikita niya kapag uuwi siya mula sa school. Nang sabihin ko na baka mahirapan ako na maghanap ng trabahong ganon dahil high school diploma lang ang meron ako ay si Drew ang nagbigay ng trabaho sa akin. Ako na lang daw ang mag-check ng mga quiz at test ng mga estudyante niya at siya na rin ang magpapasahod sa akin. Isama ko na rin daw ang pag-aayos ko ng mga gamit niya. Sa sobrang late na raw kasi niyang matulog tuwing gabi, lalo na kapag gumagawa ng lesson plan ay hindi na niya yon nagagawa. Kung ako sana ang masusunod ay tutol ako sa gustong mangyari ni Drew. Ayokong isuko ang trabaho ko sa call center dahil bukod sa okay ang sahod ay meron pang benefits. Nang sabihin ko yung kay Drew ay tatapatan daw niya ang sahod ko sa trabaho ko at siya na rin daw ang maguhulog sa mga benefits na tinutukoy ko. Nagulat ako kasi hindi ko akalain na gagawin niya yon para lamang magkasama kaming dalawa. Nung una ay na-touch ako kasi lumalabas na gagawin niya ang lahat para magkaroon kami ng mas maraming oras na magkasama. Talagang mahal na mahal ako ni Drew, ang sabi ko pa. Nakumbinsi ako ni Drew na mag-resign sa aking regular na trabaho. Malungkot man ang magpaalam sa mga ka-workmates ko. Na naging kaibigan ko na ay kailangan ko yung tanggapin, Papa Dudut. Nangako naman ako sa kanila na hindi mapuputol ang aming pagkakaibigan kahit na wala na ako doon.
Sa isang iglap ay nagbago ang routine ko sa araw-araw. Maaga akong nagigising para magluto ng breakfast. Pagkaalis ni Drew ay maghapon ako mag-isa sa bahay. Kapag naiinip ay naglilinis ako ng bahay o kaya ay nanonood ng TV. Ako na rin ang gumagawa ng paglalaban ng mga damit ng aking boyfriend. Total ay halos wala akong ginagawa kapag wala si Drew. Ako na rin ang nagluluto ng dinner namin. Pag uwi ni Drew sa bahay ay kakain na kami at kapag may kailangan na i-check na quiz o test paper ay ako ang gumagawa. Dahil sa marami siyang tinuturuan na section sa school ay halos gabi-gabi akong merong chine-check. Ako na rin ang nagliligpit ng mga gamit niya at naglalabas ng uniform na susuotin niya sa pagpasok. Papa Dudut, hindi ako sanay sa ganong routine na nasa bahay lamang ako. Sanay ako na nasa isa akong lugar na kung saan ay meron ako mga kasama na nagtatrabaho. Yung meron akong kakwentuhan kapag may libreng oras. Sa bahay kasi ni Drew ay wala akong nakakausap. Hindi ko naman maaring tawagan ang boyfriend ko kasi nasa school siya. Kahit na anong pilit kong masanay sa bago kong buhay ay hindi ko talaga magawa. Pakiramdam ko ay nakukulong na ako sa bahay na yon. Ayokong sabihin ang nararamdaman ko na yun kay Drew dahil natatakot ako na baka hindi niya magustuhan. Baka isipin niya na sobrang ungrateful ko. Ako na nga ang binigyan ng trabahong madali pero okay ang sahod. Ay ako pa ang nagre-reklamo. Kaya tuwing weekend ay inaaya ko si Drew na lumabas o mamasyal. Madalas ay hindi niya ako napagbibigyan kasi mas gusto niya na magpahinga sa bahay. Pero kapag kaya ng katawan niya ay pinagbibigyan niya ako. Minsan ay sinabi niya na magdi-dinner kami kasama ang mga co-teacher niya. Gusto niya akong isama para makilala ako ng mga katrabaho niya sa school. Magbihis daw ako ng maayos at presentable. Pagsapit ng gabi ay nag-aayos ako. Nag-makeup ako ng kaunti at inayos ko ang aking buhok. Ang isinot ko ay isang dress na nabili ko sa Ukay-Ukay. Tatad ng logo ng isang mamahaling bag ang damit na yon. Ang sabi kasi sa akin ang pinagbilhan ko ay original yon kaya yon ang napili kong isuot. Pagkakita ni Drew sa akin ay napasimangot siya. Medyo sumama ang loob ko kasi nag-effort ako na mag-ayos tapos ganun ang reaksyon na makikita ko mula sa boyfriend ko. May problema ba sa suot ko? Gusto mo bang palitan ko? Tanong ko kay Drew. Yes, palitan mo please. Fake yung suot mo. Nakakahiya kapag nalaman ng mga co-teacher ko na pinagsusuot kita ng fake branded na dress. Bilisan mo kasi late na tayo. Sa kayang buhok mo ilugay mo na lang. Bawasan mo rin ang makeup mo, ang sabi ni Drew sa akin. Light makeup lang to eh, katwiran ko. Basta bawasan mo. Sige na, kilos na, pagtataboy niya sa akin. Sumunod na lamang ako sa gusto ni Drew, Papa Dudut. Napahiya pa ako kasi akala ko ay original yung suot kong damit tapos ay hindi pala. Sumamba din ang loob ko ng kaunti kasi nag-effort ako na mag-ayos ng buhok at makeup tapos ay hindi nagustuhan ng boyfriend ko. Mabilis kong binura ang makeup ko at naglagay na lamang ng pulbos at lipstick. Inilugay ko ang buhok ko at nagpalit ng damit na walang nakalagay na logo ng brand. Mas nagustuhan yun ni Drew kahit feeling ko ay mas maganda ako sa nauna kong ayos. Sa isang restaurant na sikat sa pizza at pasta kami nagpunta. Ayoko sana ng pizza at mas gusto ko ng pasta. Kasi minsan lang ako makakain noon pero ang sabi ni Drew ay magpizza ako kasi masarap ang pizza doon. Gusto ko sanang ipilit na mas gusto ko ang magpasta pero nahiya ako kasi kasama namin ang co-teacher niya. At kahit sa drinks ay siya rin ang nag-decide. Naging maayos naman ang dinner na yon kasama ang ibang co-teacher ni Drew. Pag uwi ay nagpasalamat si Drew sa akin kasi nararamdaman niya na nagustuhan ako ng mga katrabaho niya. Kung masaya si Drew ay kabaligtaran naman ako, Papa Dudut. Hindi ko yon ipinakita sa kanya kasi natakot ako na baka hindi niya magustuhan na hindi ako masaya ng gabing yon. Ang dahilan ko ay hindi nasunod ang lahat ng gusto ko para sa aking sarili. Mula sa ayos ng damit at sa pagkain, pakiramdam ko tuloy ay naging controlling si Drew ng gabing yon. Hindi nga lang ng gabing yon kundi noon pa. Lalo na sa pagsabi niya na mag-resign ako sa trabaho ko dati at sa bahay na lang.
Sinunod ko na lamang siya para kahit papaano ay makabawi ako sa lahat ng naitulong niya sa akin. Inisip ko na lang na para sa akin ang mga gusto mangyari ni Drew. Ako rin ang magbe-benefit. Ganon ang inisip ko para hindi na masyadong sumama ang loob ko. Sa kamalit na bagay lamang yon kumpara sa mga perang ibinibigay niya sa akin kapag gipit ako at nangangailangan. Pinalampas ko ang mga nangyari ng gabing yon, Papa Dudut. Inisip ko na noon lang na mangyayari yon pero nagkamali ako. Parang naging ugali na niya ang kontrolin ako at makialam sa mga desisyon ko sa buhay. Mula sa brand ng shampoo, conditioner at sabon ay nakikialam na siya. Pinapalitan niya yon sa akin kasi hindi raw maganda. Dapat daw ay organic ang mga produktong gamitin ko. Sanay na ako sa dating brand na ginagamit ko kasi mura at pangmasa pero dahil sa ayaw yun ni Drew ay pinalitan ko. Kahit sa suot ko lalo na kapag lalabas kami ay pinapalitan niya kapag hindi niya gusto. Kaya para hindi na ako magpalit ay pinapipili ko na siya kaagad ng gusto niyang suotin ko. Nang sa ganoon ay hindi nasasama ang loob ko kapag hindi niya gusto ang napili kong susuotin. Sa tingin ko ay mas maganda kung papagupitan mo ang buhok mo. Palagyan mo ng style. Total eh summer na. Para hindi ka masyadong mainitan. Ang sabi ni Drew sa akin habang magkatabi kami sa sofa at nanonood ng TV. Ano kasi pinapahaba ko ito. Saka nagpapagupit naman ako pero trim-trim lang. Ang sabi ko. Trust me. Masaaliwala sa mukha mo kapag pinaiklian mo yan. Yung hanggang balikat mo tapos eh may style. Giit ba niya? Hindi ako pumayag sa gusto niyang yon, Papa Dudut. Mahal na mahal ko kasi ang mahaba kong buhok. Inalagaan ko yon ng husto at wala sa utak ko ang magpaikli ng buhok kahit sabihin pa na bagay yon sa akin. Inakala ko na nakapag-move on na si Drew sa suggestion niya tungkol sa aking buhok. Isang araw ay nagpunta kami sa isang mall at dinala niya ako sa isang salon at pinaupo sa harapan ng salamin. Nakapagpa-reserve na pala siya roon nang hindi ko alam. Sinabi ko sa hairstylist na trim lang pero iginit ni Drew na hanggang balikat na ang gupit na gusto niya. Nakipagdalo ako sa kanya pero binulong niya na pumayag na lamang ako kasi napapahiya na siya. Wala na ako nagawa kundi ang tumahimik at umiyak habang ginugupitan ako. Kahit anong pigil kong huwag lumuha dahil maraming tao sa salon ay hindi ko na kinaya, Papa Dudut. Bata pa lamang ako ay long hair na ako at never ko yung pinagupitan. Kaya para kong naputulan ng isang braso ng paiklian yon ni Drew. Matapos akong gupitan ay nag-aya na akong umuwi. Kahit kakain pa sana kami. Talagang nawala na akong ganang gumalaw dahil sa ginawa ni Drew, Papa Dudut. Hindi ko siya kinausap hanggang sa makauwi na kami ng bahay. Sinabi niya na masyado akong sensitive. Buhok lang naman daw yon at hahaba pa. Saka mas gumanda raw siya sa paningin ko sa gupit kong yon. Masaya raw siya na pinagbigyan ko siya sa gusto niya. Gustuhin ko man ay paliwanag sa kanya kung bakit ganon ang reaksyon ko ay hindi ko na sinubukan kasi mukhang hindi niya ako maiintindihan. Dalawang araw kong hindi inimikan ni Drew dahil sa tampo ko. Hanggang sa umuwi siya na may dalang isang dosena ng red roses. Nagsorry siya sa akin. Lumambot kagad ng puso ko sa ginawa niya at doon ko ipinaliwanag na mahalaga sa akin ang buhok ko kaya nasaktan ako nang pinagupitan niya yon. Ang sabi niya ay tanggapin ko na lamang ang nangyari. Sinabi lang naman daw niya kung ano ang makabubuti at makagaganda sa akin. Wala daw siyang masamang intensyon. Habang tumatagal ay mas dumadami ang bagay na pinakikialaman na ni Drew sa buhay ko, Papa Dudut. Kahit ang pera ko na sinasahod ko sa kanya ay hindi nakaligtas. Ang sabi niya ay bawasan ko ang perang pinapadala ko sa aking pamilya at mag-ipon ako ng para sa aking sarili. Hindi yung suggestion kundi isang utos. Nakuha ko na gusto lang niya na huwag kong kalimutan ang aking sarili pero mukhang hindi niya naiintindihan. Na kahit gusto kong magtira para sa akin ay mas kailangan niyo ng pamilya ko. Hindi ko yata kayang mag-ipon nga ako pero tipid sa pagkain at ibang pangangailangan ng aking pamilya. Pero kagaya nga ng ibang bagay na kinokontrol niya ay wala akong nagawa, Papa Dudut. Siya na lamang ang humawak ng pera ko at nagbabudget nun. Dumating na ako sa punto na nagtatanong ako sa sarili ko kung tama pa ba ang ginagawa ni Drew. Para kasing sobra na siya.
kumusta naman pala kayo ni Drew? Hindi ba siya nananakit? Tanong ng nanay ko nang dumalaw ako sa kanila ng weekend. Mabait po si Drew, hindi siya nananakit. Okay naman po kami, Nay. Huwag kayong mag-alala. Pero para kasing may ugali siya na gusto niya na palagi siyang nasusunod pag aming ko sa nanay ko. Ganyan talaga ang ibang lalaki, anak. Gusto nila ay para silang hari at tayong mga babae ay taga-sunod nila. Maganda na napag-uusapan niyo yan. Sabihin mo ang ayaw mo sa kanya para maayos niya ang payo ni nanay. Nahihiya po ako eh. Ilang buwan pa lang kasi kaming magkasintahan, tugon ko. Kung papairalin mo ang hiya, lalaki ang problema mo sa kanya. Kaya habang mas maaga ay dapat maayos nyo na yan, ang sabi pa ni nanay. Pinag-isipan ko ang sinabi ng nanay ko sa akin. Dahil sa matagal akong hindi nakauwi sa amin, ay doon ako natulog. Nagpaalam ako kay Drew na uuwi ako sa amin kaya hindi na ako nagpaalam sa kanya na sa amin ako tutulog. Sunday ng gabi ako umuwi ng bahay ni Drew, buong weekend akong nasa amin. Pagpasok ko sa bahay ay nasa sala si Drew at nakasimangot. Nang ikikiss ko siya ay umiwa siya at sinabi niya na dapat ay hindi na ako bumalik pa. Sinabi ko pa na sa amin ako natulog. Tapos hindi mo sinabi sa akin na doon ka matutulog? Naiiling na wika niya. Eh kasi alam mong nandun ako sa amin. Saka matagal akong hindi nakauwi kaya sinulit ko na Drew. Dapat ba lahat ng kilos at gagawin ko ay alam mo? May kaunting inis kong tanong sa kanya. Yes, dapat Krissa. Boyfriend mo ko at nakatira ka sa bahay ko. Kaya dapat lang na alam ko ang lahat ng ginagawa mo. Matigas niyang tugon. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko mula kay Drew. Doon ko napagtanto kung gaano niya ako kinokontrol. Para kung robot na sumusunod lamang sa kung ano ang gusto niya. Oo, maliit na bagay ang karamihan pero parang hindi ko na kasi nagagawa ang gusto ko kasi ang gusto niya ang palaging nasusunod. Aapila pa sana ako kaya lang ay naisip ko ang mga naitulong niya sa akin. Isa pa ay tama siya. Nakatira ako sa bahay niya at libre pa dapat lang siguro ay sumunod ako sa kung ano ang nais niya. Isang araw habang mag-isa akong nasa mall ay nakatanggap ako ng chat mula sa dati kong katrabaho sa call center. Pupunta raw sila sa beach at tinatanong ako kung gusto kong sumama. Matagal ko silang hindi nakita kaya sinabi ko na sasama ako. At dahil nasa mall na ako ay bumili ako ng isang one-piece swimsuit para meron akong gagamitin. After kong bumili ay dumiretso na ako sa bahay ni Drew. Basta ko na lamang nilagay ang paper bag na kinakalagyan ng swimsuit sa may sofa at dumiretso na ako sa banyo para maligo. That time ay nagkaroon na ng balita tungkol sa COVID-19 kaya naliligo ako pag kauwi sa bahay. Habang naliligo ay nagulat ako sa pagkatok ni Drew sa pinto ng banyo. Sinabi ko na sandali at hintayin niya na matapos ako. Pero iginit niya na buksan ko ang pinto. Nagbanlaw ako ng mabilis at nagtapis ng tuwalya. Pagbukas ko ng pinto ay hawak niya yung swimsuit na binili ko. Bakit ka bumili nito? Saan mo to gagamitin? Seryosong tanong ni Drew. Magbe-beach kami ng mga katrabaho ko dati. One night lang naman. Luma na kasi yung ganyan ko kaya bumili ako. Sagot ko. Kailan kayo magbe-beach? Tanong niya. Ngayong darating na Sabado. Bakit? Turan ko. Krissa, may special dinner sa bahay this Saturday at isasama kita. Doon ka pupunta at hindi sa beach. Pero nakauuna ako sa mga katrabaho ko eh. Saka sayang yung bili ko sa swimsuit, malungkot kong sabi. Nakapagsabi na rin ako kina mami na pupunta tayong dalawa. Kung nangihinayang ka sa swimsuit na ito ay pwede mo itong gamitin kapag tayong dalawa ang pupunta sa beach. O kaya ibabayaran ko na lang sayo, ang wika pa ni Drew. Wala na ako nagawa kundi ang sumunod sa gusto ni Drew. After kong maligo ay nakatulala ako kasi hindi ko akalain na parang nawala na ako ng sariling desisyon simula nang tumira ako kasama si Drew, Papa Dudut. Para kong isang teenager na dapat ay sumusunod sa sinasabi ng kanyang magulang. Na-disappoint ang mga katrabaho ko dati nang mag-backout ako sa pagsama sa kanila. Miss na rin daw nila ako, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanila na kailangan kong pumunta sa family dinner ni na Drew at mas lalo silang nagtampo.
Palagi ko naman daw kasama si Drew at sila ay sobrang bibihira lang kaya dapat ay silang pinili kong samahan. Sinabi ko na babawi na lamang ako sa kanila at kahit magkape na lamang kami pagkabalik nila mula sa beach. Kagaya ng nakasanayan ay si Drew ang pumili ng susuotin ko sa family dinner na yon. Japanese food ang nakahanda at lahat ng pagkain na kakainin ko ay si Drew ang pumili. Krissa, masarap to. Ito ang kainin mo, huwag yan. Krissa, try mo to. Puro ganyan ang sinabi ni Drew sa akin sa buong dinner. Parang napansin yon ng mami niya kaya nang magtama ang mata namin ay nahihiya siyang umiti sa akin. Siguro ay alam na niya na gano'n ang anak niya. Masyadong controlling. Pero kahit controlling si Drew ay hindi ko siya kayang hiwalayan, Papa Dudut. Mahal ko siya. Mas nananaig ang pagmamahal ko sa kanya kesa sa kagustuhan kong makipag-break sa kanya. Isa pa, umaasa ko na mababago niya ang ugali niyang yon. Kapag nagkaroon ako ng lakas ng loob ay kakausapin ko siya tungkol doon. Makalipas ang ilang araw bago magkaroon ng lockdown ay nakapagkita pa kami ng tatlo sa dati kong katrabaho. Tinupad ko ang pangako ko sa kanila na magkakape kami. Sa pag-order pa lang ng kape ay nagtaka na sila sa akin. Ang sabi nila ay hindi ko naman daw gusto ang kape yon. Sinabi ko na yon ang gusto ni Drew para sa akin kasi yon ang paborito niya. Hindi nila nagustuhan na pinalitan ng boyfriend ko kung ano ang paborito kong kape. Ano ba kayo? Kape lang to. Hindi ako mamamatay kung mag-iba ako ng favorite kong kape. Ang natatawa kong sabi sa kanila. Kape nga lang pero for sure hindi lang kape ang pinakikilamanan ni Drew sa'yo. Pati pagsama mo sa amin pinigilan niya. Sambit ng isa sa dati kong katrabaho. Nagkataon kasi na meron silang family dinner. Pagtatanggol ko sa aking boyfriend. Sige, pagtanggol mo pa yung controlling boyfriend mo hanggang sa siya na talaga ang mag-control ng buhay mo ng tuluyan. Nawawalan ka na ng sariling desisyon. Krissa, ano bang akala ng jowa mo sa'yo? Manika ka, robot? May inis na tura ng isa. Saka pati ang carrot cake na in-order mo. Ayaw mo yan, hindi ba? Favorite din ba yan ang jowa mo? Kaya dapat favorite mo na rin? Ang sabi ng isa ko pang katrabaho dati. Tumahimik ako sa mga sinabi niyang yon sa akin. Tama kasi sila na parang unti-unti na akong nawawala ng sariling pagdidesisyon dahil si Drew ang gumagawa noon para sa akin. Kahit sa malit na bagay ay si Drew pa rin, Papa Dudut. Sinabi ko na sa kanila ang lahat ng nararamdaman ko. Sinabi ko na hindi ko gusto ang pagiging controlling ni Drew pero natatakot akong kausapin siya tungkol doon at baka magalit siya. Minsan ko na kasing sinubukan pero nagtaas siya ng boses. Pinayuhan nila ako na walang ibang magandang gawin kundi ang makipag-usap ako kay Drew. Baka kasi hindi ito aware na masyado na itong controlling sa akin. Kapag daw nagalit si Drew, ibig sabihin ay meron talagang problema sa boyfriend ko at kailangan ko nang mag-isip-isip kung kaya ko bang makasama ang ganong klase ng lalaki sa habang buhay. At dumating na nga ang lockdown. Naging online na ang pagtuturo ni Drew kaya 24 hours na kami magkasama sa bahay. Dahil sa naapektuhan ang trabaho niya ay kinailangan niya ng tulong ng parents niya. Humingi siya ng tulong pinansyal sa mga ito na hindi naman ipinagdamot ng parents niya sa kanya. Tuloy pa rin ang trabaho ko kay Drew at ako ang nag-check ng module ng mga estudyante niya. At dahil sa nakakulong kami sa loob ng bahay dahil sa lockdown at takot na makakuha ng virus sa labas, ay mas naramdaman ko ang pagiging controlling ni Drew. Ang dami niyang pinapagawa sa akin kahit na hindi yun ang gusto ko. Pati paglalagay ko ng asukal sa kape ko ay pinagbawalan niya. Alam ko na concern lamang siya sa health ko pero dahil sa ilang beses na niya akong kinontrol sa ibang bagay ay minasama ko yon. Dumating na ako sa punto na napupuno na ako. Pakiramdam ko anumang sandali ay sasabog na ako at makapagsasalita ako ng hindi na maganda kay Drew. Kaya naman imbis na kausapin ang nobyo ko ay idinaan ko sa ibang paraan ng inis ko sa pagkontrol niya sa akin. Ako ang nabigyan ng quarantine pass sa amin ni Drew kaya wala akong choice kundi ako ang tanging lalabas para bumili ng mga kailangan namin. Nang mag-grocery ako ay binili ko ang mga dating brand ng sabon, shampoo at toothpaste na ginagamit ko. Hindi ko sinunod ang mga inilista ni Drew na dapat kong bilhin para sa aking sarili. Bago ko umuwi ay bumili ako ng kape na gusto ko at kasama ang grocery at ibinitbit ko ang kape ko hanggang sa pag-uwi ng bahay.
Nang laki ang mga mata ni Drew nang makita niya ang hawak kong kape at ini-enjoy na inumin yon. Krissa, bakit yan naman ang binili mo? Hindi ba ang sabi ko hindi yan healthy? Bulyaw niya sa akin. Namiss ko ito eh. Favorite ko kasi ito. Nakangiti kong turan sa kanya. Hindi ko na siya pinagsalita pa at dumiretso na ako sa banyo para maligo. Pinabayaan ko siyang mag-disinfect ng mga pinamili ko. Paglabas ko ng banyo ay nagbihis na ako at pumunta ako ng kusina kung saan ay naroon si Drew. Nakatulala siya habang nakatingin sa mga grocery na nagkalat sa sahig. Alam ko na nakita na niya ang mga brand ng produkto na sinabi niya dati na huwag kong gamitin. Tinignan niya ako habang umiiling. Inaasar mo ba ako, Krissa? Nananadya ka ba? Kanina yung kape. Ngayon naman, pinagbibili mo pa yung mga sinabi ko sa iyo na huwag mong gagamitin. Busangot ang mukha niyang sabi sa akin. Ang mga yan naman kasi ang mga ginagamit ko dati pa. Pero huwag ka mag-alala kasi binili ko rin yung mga ginagamit mo. Hindi ko ipinilit na gamitin mo yung mga ginagamit ko. Nakangiti kong wika. Tumahimik si Drew at nakatingin siya sa akin. Unti-unting nawala ang ini sa mukha niya hanggang sa tumayo siya at lumapit. Hindi ko alam kung galit pa siya o ano, Papa Dudut, basta nakatingin lamang siya sa mukha ko. Bakit galit ka ba? Tanong ko kay Drew. Ganun bang tingin mo sa ginagawa ko, Krissa? Pinapalitan ko ang mga bagay na gusto mo sa bagay na gusto ko? Mahinahon niyang tanong. Hindi lang sa bagay, Drew. Kahit sa mga desisyon ko sa buhay. At yung huli, para matandaan mo ay nung pinigilan mo akong sumama sa mga kaibigan ko para magpunta sa beach, tugon ko naman. Dahil gusto ko itang makasama sa family dinner namin, ang katwiran pa ni Drew. E paano yung gusto ko? Minsan ba itinanong mo ako kung anong gusto ko? Masaktan ka na sa sasabihin ko ha, pero ang controlling mo na masyado. Hindi porket marami ka na itulong sa akin, ikaw na magkocontrol sa akin. Nawawala na ang totoong ako, Drew. Naluluha kong sabi. At dahil sa iyo kong umiyak sa harapan niya ay tumalikod na ako at umakyat na sa kwartong aking tinutulugan. Naisip ko na mas okay kung aalis na ako sa bahay niya. Babalik na ako sa amin at bahala na kung paano ako makakauwi. Maglalakad ako kung pwede. Pumasok si Drew at naabutan niya ako nag-iimpake ng damit. Niyakap niya ako mula sa likod at nag-sorry siya. Hindi raw ganon ang intensyon niya kung bakit niya pinapalitan ang mga gusto ko. Concern lamang daw siya sa akin kasi hindi mabuti sa kalusugan at sa katawan ko ang mga kinakain ko. At tungkol naman daw sa mga desisyon ko sa buhay ay aminado siya. Na nakikialam na siya pero yun kasi daw ang naisip niyang mas makabubuti sa akin. Kagaya ng pag-iipon para sa sarili, para kung sakali na may mangyari sa akin ay meron akong mapaghuhugutan. Pasensya ka na kung minsan ay sumusobra na ako. Minsan kasi ang sarap ng pakiramdam na nagagawa kitang kontrolin. Minsan din ay hindi na ako aware. Pero hayaan mo at babaguhin ko yon. Alisin ko ang ganon. Please, Krissa, huwag mo kong iiwanan. Mahal na mahal kita and sorry na. Sincere na pakiusap ni Drew. Naramdaman ko naman na totoo ang kanyang mga sinabi kaya pinatawad ko siya, Papa Dudut. Hindi tuloy nakapagsisisi na naglabas ako ng sama ng loob sa kanya kasi dahil doon ay na-realize niya na may mali siya. Ang sabi ni Drew kapag napapansin ko na masyado na siyang controlling ay sabihin ko sa kanya. Ang sabi ko ay walang problema basta kapag sinabi ko yon ay huwag niyang mamasamain. Saka sabi ko rin na dapat ay alam niya sa sarili niya kapag sobra na siya sa pagkontrol sa akin. Sarili niya dapat ang unang makakapansin nun at hindi ako. Hindi na ako tumuloy sa pag-alis sa bahay ni Drew, Papa Dudut. Sa loob ng lockdown ay naging mas okay ang aming pagsasama dahil natuto kaming mag-communicate ng maayos. Siguro kung hindi ko kinausap si Drew at naglabas ako ng sama ng loob ay baka umalis na lamang ako roon at naghiwalay na kami. Mapala din siguro ako na bukas ang tenga at puso ni Drew sa pakikinig sa akin. Nakakatuwa at willing siyang magbago para sa ikagaganda ng aming pagsasama. Well, na-realize ko rin naman na may punto ang ibang bagay na gusto ni Drew at sa mga desisyon na siya ang gumagawa para sa akin. Nakuha ko ang point niya nang ma-explain niya. Kaya lang ay sumobra din talaga siya kaya hindi naging maganda ang kinilabasan.
Ngayon naman sa awa ng Diyos ay kami pa rin ni Drew. Hindi na siya controlling pero hinahayaan ko pa rin siya na magbigay ng opinyon tungkol sa mga desisyon ko sa buhay. Pero sa huli ako pa rin ang nasusunod at palagi niyang sinasabi sa akin na kung ano ang gusto ko ay susuportahan niya. At kapag nadapa ako ay palagi siyang nasa likuran ko para tulungan akong makabangong muli. Nagmamahal, Krissa. Sa isang relasyon ay hindi dapat nawawala ang kalayaan ninyo bilang isang individual. May mga desisyon na dapat ay kayong dalawa ang gumagawa at meron din na dapat ay hayaan mo ang partner mo ang gumawa. Hindi matututo sa buhay ang partner mo kung palagi kang makikialam sa gusto at desisyon niya. Hindi mo rin dapat na kinokontrol ang isang tao to the point na nawawala na ang totoong siya at kung ano siya bago mo siya nakilala. Wala ring masama kung magbigay tayo ng opinyon o suhestyon sa kung ano ang dapat na gawin ng partner natin, ngunit alam natin dapat ang ating limitasyon. Alam dapat natin kung hanggang saan lang tayo makikialam o magiging involved. Huwag mong kontrolin ang taong mahal mo at ihulma siya sa taong gusto mong maging siya. Sabi nga, if you love a person, just love him, but do not own him. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.